Ito po ang pinakamasarap na kare-kare natikman ko. Walang halong biro. Good morning mga kasenyor at mga nanonood ng vlog nito. Good morning sa mga lahat ng sumusubaybay sa channel ni Apong Roy. Ngayon po, cooking vlog na naman tayo. Kasi po may nagre-request na kung pwede daw na kare-kare ang lutuin natin ngayon. Kaya lulutin po natin ngayon na kare-kare. Request po ng aking pinsan na si Yolanda Lo na nakabase sa Singapore. Shoutout kay Yolanda Lo sa pinsan ko at sa asawa niya si Steve. Pagka napasyon kami ng Singapore uli, magkita tayo insan yali. Ito po ang gagamitin nating mga ingredients para sa kare-kare ni Arlene style Kapampangan. Ang gagamitin po nating karne ay ang pata, ayan, petsay, kalabasa, ito po i-chop natin mamaya, puso na saging, ito itong talong, ayan, talong, sitaw. Dagdag po yan ay ito po ang gagamitin nating pampalasa, peanut butter, at ito, iniluto na po namin bagoong. Plus, ito po, at salt powder. Kaya lang, wala po kami nakitang buto na salt. Kaya, yung powder na lang po ang gagamitin natin. Bawang at sibuyas. Ito pong tubig ay gagamitin natin mamaya para pampalambot ng karne. Ayun. Ito po, papakuluan po muna natin ang ating karne. Hintay lang natin lumambot. Mga isang oras siguro. Mas maganda naman yung karne. Oh. Mukhang madaling lumambot. Pag napakulo na natin yung karne, dyan din natin i-balance yung mga gulay para malasa. Yan, dinadagdag ko na po yung tubig para pag kumulo, andyan na rin po lasa. Yan na lang po ilalagay natin pang sabaw. Hindi na tayo gagamit ng tubig para andyan na lang yung lasa ng karne. Ayan po, hinango ko na po ang pinakulo nating pata ng baboy. Malambot na po yan. Ito po yung pinapakuloan natin ng pata. Dito po natin ilalagay ang mga gulay. Iba-blanch lang po natin yung gulay. Half cook lang. Para nandun pa rin sustansya ng gulay. Tapos po itong luto kong kare-kare na to. Ito po yung ito natutunan ko dun sa mga tita-tita ko pa noon pa. Dalaga pa ako. Pero ngayon po, marami nang naglulutong kare-kare. Dati po, itong kare-kare na yan, pagka piyesta o may andahan lang sa bahay na titikman. Pero ngayon po, marami nang nagluluto ng ganito. Na marami nang may alam na nagluto ng kare-kare. Malabot na, kaya iaaron na po muna na rin. Ngayon po ay isusunod natin ang kamanyang o sitaw. Kamanyang sa Kapampangan po ito. Ang tawag po namin dito, kamanyang. Sa Tagalog po, sitaw. Alam niyo po itong kare-kare, matrabaho lang. Pero pagka naluto mo na at masarap, sulit naman po ang pagod. Kung hindi masarap, hindi sulit ang pagod. Basta ano po, para sa akin po, Kapampangan, masarap naman po magluto. At sumunod ang sitaw. Sitaw, malambot na.
Hindi pwedeng hindi pwedeng sabay-sabay pong i-blanch kasi po ito medyo matigas ito, matagal palambutin. Madudurog po yung mga madaling ano, i-blanch lang. Ang ganda ng kulay, no? Green na green and yellow. Ganda. Ngayon po, isunod naman natin ang puso ng saging. Saka talong. Ayan po, sandali lang i-blanch yan. Hindi kasi yung tagal mo. Sitaw at saka yung kalabasa. Okay. Malambot na. Malambot na. Hindi yung sabay-sabay na pinalalambot dahil madudurog meron, yung madudurog yung iba. Konti lang po yung gulay natin kasi po mahal ang gulay ngayon. Na, gagamit po pala tayo ng mantika sa patis. Patis lang. Gigitan po tayo ng sushi. Okay. Siyempre, mauwi yung sibuyas. Yan po. Dinagdagan ko po yung sibuyas para masarap. Dapat po, ang mauna pala rito, yung atsuete, kung buto yung ginamit natin, yung atsuete na buto. I-ano muna natin sa, piprito muna natin sa mantika yung buto, hanggang sa magkulay. Pagkatapos, i-ahon yung buto. Eh ngayon po, wala kasing buto, kaya sibuyas ng mauna. Ito po yung gagamitin natin ngayon, powder. Pero mas gusto ko po sana yung buto ng ano, atsuete. Mas magandang kulay niya, tsaka mas masarap. Tuloy natin so, bawang. Ayan, isang buong bawang po yan. Para masarap din. Ayun po, brown milk pong ano. Lagyan lang po natin ng konting-konting ano, yung alamang. Ayun. Pampalasa lang ng konti. Para may konti lasa na. Ang bango. Mabango yung maraming bawang. Ang bango. Nililito ko. Pantot sa ang karne. Lagyan na po natin itong ano. Ano ba? Para makulay. Chili powder. Meron na dito. Ganda po ng kulay, oh. Orange na orange ang kulay. Kulay plantan. Ako natin ang yung sabaw ng ano kanina. Ang talagaan. Kaya mo natin mga isang kulo. Tapos na to. Titingnan natin yun. Ako, sarap ah. Lagyan natin nga ito ng Peanut butter. Uy! Peanut butter. Ayan. Si Gigi po. Baka naman. Didi. Gigi. J-I-J-I. Gigi. Sige. Lagyan na po natin ng peanut butter. Yung iba po, ang linalagay nila yung peanut talaga, yung manina, ano, bunga. Tsaka nila pinapagiling. Masarap po yun. Yan, lalagay po natin lahat para masarap. Masarap niyo. Lalagyan po natin konting patis lang. Konting-konti lang po para yung iba ayaw nila ng alamang. At least may lasa na. Lalagyan po natin ang ating mga gulay.
plus yung... Ito po hindi naman yung lunch itong ano kasi madaling maano din yan. Ito po, luto na. Tikman natin. Sarap. Ngayon ko po, susubukan tikman ang niluto ni Mrs. na kare-kare made in Kapampangan. Made in Kapampangan. Tikman ng maibigan. Sarap. Ito po ang pinakamasarap na kare-kare natikman ko. Tikman niyo rin. Walang halong biro. Bago ko tapusin ang vlog na ito, ang susunod po namin na luluto ay ang bringhe. Ito po ay nirequest sa amin. Kaya coming soon, bringhe. Gusto ko lang pong i-promote ang business ng pamangkin ko si Charlie Concepcion, ang DNC Business Venture. Sa Tarlac po yan. Kung gusto po ninyo mag-surprise ng mga relatives ninyo or loved ones, visit po ang Facebook page niya. Pamangkin ko po yan si Charlie Concepcion. Shout out din sa pamangkin ko, Engineer, civil din po ito, Engineer Ika Concepcion. Para sila ni Joseph Ray Irang na civil engineer. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at suporta sa aking channel. Please don't forget to subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated. More power. God bless.